ito yung Labanat. Traffic. Malapit na tayo sa Daang Hari. From Dasma, naka 14 kilometers na ako. Papunta rito kay La Lesser and itutur niya ako dito sa Cavite City. Yan ang pupuntahan namin. Tayo, pita tayo ng Baloy. Heroes Art. Baloy sa Ensenada. Okay. Tamales. Oy, tamales na ang Cavite yan. Good afternoon guys, the time is 2:23. Papunta tayo ng Cavite City. Water is life. Along Aguinaldo Highway, ito yung Labanat. Traffic. Malapit na tayo sa Daang Hari. Yeah! Tayo sa Imus, 13.97 yung distance dito tayo kay The Road Journal. Alright, medyo malambot ng konti. Kailangan bumalik. From Dasma, naka 14 kilometers na ako. Papunta rito kay La Lesser and itutur niya ako dito sa Cavite City. Yeah. Ang pupuntahan namin. And the time is 3:17. Diyan na tayo. Punta tayo ng Baloy sa Ensenada. Baloy sa Ensenada. Okay. Tamales. Oy, tamales na ang Cavite yan. Tapos, at isilipin ko lang yung kung saan ako pinanganak sa Doktora Olivia Salamanca. Ayun, sige. Itong mga bagong daan. Yes. Buti nila nakasama natin si Lester dito sa Cavite. May explore natin to. Papunta tayong Cavite City. River crossing sa gitna ng kanal. Ah. Shortcut ang dinaanan natin. Hindi ko na alam tong lugar na to. F. Manalo Gentry. Ayun. Pearl Plaza. May pasokan dyan. Diretso lang pala kami dito. Parkway. Yari.
Papunta tayong town proper ng Gentry. Diretso daw tayo. Rosario Tansakawit. Welcome to Rosario, Cavite. Yun ang maganda sa Pure Gold eh, no? May naka Pure Gold Rosario, di ba? Nagiging mga landmark na eh. Eto na, SM City Rosario. Hindi kalakihan yung SM dito, no? Ganda ng public market, ha? Ayan, no? Nag-wave na yung arko. Ito ang labanan dito ngayon sa Cavite. Pero umuusad naman. Ayan, no? Daming ibon. May nakita kaming magandang spot and sana pwedeng mamasyal. Cavite City Harbor. Alam mo yung ano sir, yung part na to? Ah. Yan diba nakita mo mga breakwater, mga bato? Hmm, paikot. Malalim yan. Yung empat ko, naglalamay lang dito. Iwan ako dito. Pinapasan niya ako, magunta niya sa mga breakwater. Mga bato breakwater? Oo. Kasi iwanan ako doon. Kasi maglalamay-langoy. Hmm. Tapos pagpauwi na kami. Ganda na sikat ng araw, oh. Para yung lalakad ka lang dun sa dagat eh, no? Dun sa pinakasinag. Dito lang tayo. Ah, may mga naliligo nga. Ayan, no? Hindi ko pinakita yan. Ayan, no? Ating dalawang bata rito, maglalaro daw sila ng pang... Entrance ba yung laro nyo o ano? Yun. May chance bang mag-champion? No? Kaya lang medyo mahangin na, hindi na uubra yung ano nyo, shuttlecock, lilipa rin lang yan. Sa covered court. Ayun, sige. Galingan nyo ha, and sana mag-champion. Yun. And the best talaga yung view rito. Sige, ingat din kayo. Ito yung mga pagkakataon, biglang mababago yung sitwasyon. Ito na siya ngayon. Ayun o. Oh. Tapos yun sa baba, yung sinag. Ah, parang naging magical. Umalis na tayo ron sa kinuna natin ang pictorial. And nandito na tayo sa Welcome to Cavite City. Yan. Heroes Art. Guys, dito na tayo sa Cavite City and nakaka 35.28 kilometers tayo. And yun, titikman natin ang Ensaymada ng Baloy. Ito raw yung binabalik-balikan dito ng mga nag-iibang bansa pang mga taga Cavite. And ito na ngayon, titikman na natin. Hey! Pahininga ako ng ano. Ito yung pinagmamalaki nila. Ito yung ube. Ano mo na suggest mo? Best seller na ube yung Ensaymada. Alright guys, tikman na natin ang ube yung Ensaymada ng Baloy. May nabawal ang kumain ng natural pero minsan lang matitikman eh, no? Bagay, nag-bike naman eh, no? Oo. And the taste.
ang tagal mag-sink in sa akin ng lasa. Masarap yung ube nila. Mas lalasahan ko yung ube kaysa ron sa cheese. Wala yung masasabi ko. And nandun sa huli yung lasa, masarap eh. Yung pangalawa natin titikman yung dulce. Dulce ensaymada, isa rin daw sa pinagmamalaki nitong Baloy's. Another option, taste test tayo. Ito, tikman naman natin itong dulce de leche. Hindi naman tayo nito magkakanda leche-leche. Medyo mabigat to ah, compare dun sa ube. Ayun oh, lambot to. Oh. Ito na. Panalo. Yun guys, meron para si caramel sa loob. Panalo to. Ang the best dito sa ensaymada nila, yung tamis hindi talaga katamisan, sakto lang yan. Oh? Hindi umay. Kaya guys, yung mga taga Cavite dyan at kahit yung mga ibang nasa Manila, bike nyo na rito papunta sa Baloy's and tikman nyo yung ensaymada nila. Highly recommended. Si The Road Journal yung nag-recommend nito. Taga rito siya dati. Dito siya pinanganak. Kaya sabi niya sa akin, pupunta kami rito. And hindi rito sa Baloy's ha, sa Cavite City. Cavite City. Yeah. Kaya kung ano yung natitikman niya dating mga famous dito, yun pinakain niya sa atin. The time is 5:03, sakto lang kami and 5 o'clock nagsasara na sila. Dalawang ensaymada, busog, sulit. And nakaka 35 kilometers tayo. Vlog. Ayan oh. Cavite City. Ayun, ito pala yun. Robinson's Special Tamales. May tamales din ng Cavite. Sa plastic, hiwalay ko natin. Diba dito na namin kapainin? Ah, dito na ba, sir? Oh, dito na. Ano? Dito na, para mapil natin. Bibili pa po ng pandesal. Ito po siya. Pagbuksan po natin ah. Ah, sige po. Papapasukin kami ni... Bumagsak po yung ambon. Thank you. Ito legit na tamales ng Cavite. Yung sa pinabuksan na natin. Ito na ang tamales ng Cavite. Ito titikman natin. Nung nagpunta si Erwan dito, tinuntan yung tamales niyo. Yung unang punta niya. Tamales niyo ba yung picture o nanay niyo yung nagabot ng tamales kaya? Tikman natin. Nanay niyo yun? Talaga? Yung nasa palengke? Kasi ang usapin. Nanay sarap. Mo nga yun, te? Dito kasi parang late na sila. Mm-hmm. So, inabot sa palengke, di ba? Minute nila. Actually, talagang masarap siya. Ano sir, panis ba yung sa Quezon? May hinuhuli akong lasa na kasing lasa niya eh. So, palambot po siya kapag napainit. So, ako, ganun dito. Ang preference talaga naman is malamig. Eh, grabe, ba't parang may tiyado? Yun, may similarity. Parang may tiyado siya na may tamis na kare-kare. Parang ganun. Kasi siguro dahil mani, eh, no? Yes. Ang sarap. Sarap. Tapos may kagat ng ano ng anghang. Masarap. May konting anghang. Kung hindi mo siya masyadong gusto ng natatapangan ka sa lata, masarap po yan sa tinapay. Hindi, okay kasi lang. Kasi sa tinapay. Tingin ko either pwede. Papakin o may tinapay. Pwede. Kanin. Kasi lasang ulam talaga siya. Siguro pag bagong luto, masarap yes. Na kainin bagong luto o may yung refrigerated. Kayo po. Sa akin kasi mas gusto ko yung malamig. Ah, talaga? Kasi
before yung malamig. Pagka malamig, tapos pinalaman mo sa pandesal, di parang spread. Yes. Parang eh, spread yung dati. Yung panglasa ko, para siyang nagkakaldereta. Oo. Para siyang sobrang lambot, hindi rin siya sobrang bitas. May tomato sauce, ano tomato paste? Wala. At parang ganun masosya. Ito, tumpulan to, anato oil yan? Nut oil. Nut? Mismong... At kagayin mo sa dinurog. Katas nung aswete? Langis ng mani. Itsura pa lang eh, halata na matagal lutuin. Matagal po. Kumbaga ma-effort lutuin. Kasi pinong-pinong... Kung luto po, ilang oras yung ano processing sa apoy? 2 to 3 hours. Na-try na natin ang tamales ng Cavite City. Ayun, palabas na kami. May isa pa kami pupuntahang kainan. And sunod lang tayo kay Lester. Nakaka 39 kilometers na tayo. Ay, oo. Barangay Talong. Dito na tayo. Baywalk. Ganda ng ilaw. May mga pailaw na magpipiesta raw. Gabi na nga lang. May pailaw na, may fountain pa. Ito si Lester pinanganak. Doktora Olivia Salamanca. Ito na ang munisipyo ng Cavite City. Ganda na ng ilaw. And sa kabila lang yung fountain. May mga maraming kainan. Ayan, daming kainan, no? Magpipiesta na raw eh. Roundabout. Doon tayo sa may simbahan kumain. Sige, sige, oo, yung sinabi mo. Tabi ng simbahan. Great! Dito raw kami kakain sa tabi ng simbahan. Ayun, no? Ito yung matagal ng kantin dito. Regal Dining. Pero ito yung ano nyo rito, kaldereta. Ayun, sir, tahong. Ano ito, tahong? Sir, tahong. Tahong. Try natin yan. Ito tahong. Dami-dami pagpipili yan. Pero nirecommend nila yung special Dorito Caldereta at etong tahong, ginataang tahong. Dito tayo sa Cavite City, tabi lang ng simbahan yung kinainan namin. And eto na. Toge pa, toge. Toge ang palaya, caldereta. And tahong. Tikman natin itong tahong. Sarap. Ayun, 7 PM, pabalik na kami. 7:40, nandito na kami ngayon sa Noveleta. Kliyente ko yun. Iwaka natin si Jerwin. Yan. Pag kailangan nyo ng, ano, ng high-end na sound and lights, yan ah. Tsaka, dito lang yan sa Noveleta. Ano pa ba? Ha? Ano pang ino-offer mong bago negosyo na hindi ko pa alam? Wala, wala. Yun lang na yun ako sa ngayon. Tsaka NBA cards, oh, Boss Toyo. Bakakilala kami Boss Toyo. Kasi balita ako. So ano yung mga binibenta niyong mga item dito? NBA cards talaga. May more on NBA cards. Tapos syempre dinagdag na lang namin. Yung mga pangako, yung mga toys na. Pero more on NBA pa din. Tapos Aguinaldo na! Salamat sa treat, Cavite City Explore and Experience. Sir, ingat ako. Ingat, ingat din. Bye. Bye. Na naputol yung Strava natin sa Cavite City. At this time, nakaka 28.82 kilometers na tayo. And siguro mga 4 to 5 kilometers na lang. Counter na tayo rito.
Alright guys, so umuwi tayo from Cavite City, naka 34.51 kilometers tayo. And yun guys, thank you for watching. Dito na tayo ngayon sa Langkaan.